Susan, sa mga oras na ito, sa kabuuan, maayos pa naman yung pangkalahatang sitwasyon sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Bagamat meron ng build-up sa, ilang toll plaza, gaya dito sa Balintawak Toll Plaza, nakikita natin na mga inaabot na ng mga 5 to 7 vehicles per lane yung pila ng mga sasakyan pagpasok dyan sa Balintawak Toll Plaza. Ito yung mga sasakyan galing EDSA, A. Bonifacio at Monumento. Doon naman sa Mindanao, nakita rin natin kanina, Susan, na sa Mindanao Toll Plaza ay meron na rin build-up. Bagamat normal lang din naman daw ito tuwing lalo na tuwing Friday, inaasahan nga ng pamanuan ng NLEX, Susan, na bibigat ang daloy ng trapiko at dadagsa ang mga motorista talaga na magsisiuwian ngayong sa probinsya ngayong season na ito. Mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, ito ay muling luluwag pagsapit ng madaling araw at muling sisikip bukas ng alas 6 ng umaga at magtatagal ng gabi. Meron din tayo nakikita ng choke point o pagbigat ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa may Balintawak Cloverleaf, pati na rin dyan sa ilang bahagi ng papunta naman sa Maynila. Pagbigat kasi daw na mga galing naman po Bulacan na nagpupunta na Maynila upang mamili. Dito rin yan may build-up sa may bandang Balintawak Toll Plaza papunta ng Maynila. Sa mga oras na ito, wala pa na mga kabutihang palad. Wala pa mga aksidenteng, malaking aksidenteng na itatala. Ilan sa mga inanunso ng pamanuan ng NLEX ay magkakaroon sila ng libreng towing dun sa mga magkakaroon ng aberya o masisiraan at sisiraan ang sasakyan. Nagdagdag na rin sila ng mga toll booths para ngayong Christmas season. At paalala lang po sa mga motoristang babiyahe, ngayong gabi ay planuhin ang inyong lakad at iyaking nasa kondisyon ng inyong mga sasakyan, pati na rin ang kondisyon na magmamaneho. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Susan. Maraming salamat, JP Soriano.